everyone, ngayon po tayo ay magtatanggal ng unwanted background sa ating mga images na gagamitin sa Google Slides, sa PowerPoint, or sa Call2Be, or kung saan man natin siya pwedeng gamitin. Okay, so yung effect po nito is, hindi siya katulad ng mga ginagawa ng mga professional sa Photoshop na talagang pulido. So, matanggal lang talaga natin yung background para ma-maximize natin yung gamit ng image na gusto natin. Okay, so ito yung mga gagawin natin. So, meron tayong dalawang real photos. Then, ito galing sa internet. Then, kapag ginamit natin siya sa slide, ganyan na po siya. Wala na silang background. So, ito yung chair. Then, ito yung baby. Then, ito yung nagbabasa. So, yung libro dinagdag ko lang. Okay, so gagawin natin lahat yan sa remove.bg. So, open lang po tayo ng new tab. Then, sa search engine, type natin remove.bg. Antayin nating mag-load. So, ito na po siya. Kapag yung image na gusto niyong tanggalan ng background ay nakasave sa inyong computer, upload image lang po. Then, hanapin niyo kung saan niyo siya sinave. So, sa akin, sa desktop ko. Then, click niyo, open. Antayin nating i-process na yung image. So, ito na po siya. Yan, wala na siyang background. So, kung gusto niyo pong gamitin siya agad, click niyo lang po, right-click. Then, copy image. For example, nag-prepare na po ako ng slide. Paste natin dito para makita natin kung nag-take effect siya. So, ayan na po. Wala na siyang background. Okay? Try naman natin yung iba. So, ganun ulit. Upload image. Hanap ulit tayo sa ating na-save. Open. Then, tignan natin na i-upload niya. Okay. Yan. So, kung makita niyo po dito, merong mga hindi natanggal na background. Yan yung mga yung inuupuan niya. So, i-edit natin siya. Ang maganda dito sa remove.bg, pwede mo siyang i-edit. So, dito, meron kang dalawang pagpipilian, erase and restore. So, yung restore po, kung meron kang background na ayaw mong tanggalin, gusto mong i-maintain siya. So, yan siya. Yan. And, pwede mong palakihan yung brush mo. Yan, para mabilis. So, hindi natin gagawin yan. Then, erase naman kung may gusto kang burahin. So, burahin natin yung sobrang mga ano niya. Hindi niya natanggal. Mga itim-itim. Yan. Then, sa kamay na inatira. Yan, okay na siya. So, ganun ulit. I-save niyo ulit siya. So, dito, hindi niyo pwedeng i-right-click tapos copy. Wala siyang ganung option. So, wala po pa yung choice kundi i-download siya. So, download image. Automatic po yan. Mapupunta sa ating computer. Masisave. So, kung ilalagay naman natin siya dito. So, tanggalin natin siya. Mag-insert lang po tayo. Image. Upload from computer. So, napunta po yun sa download. Ito siya. Click. Then, open. Then, ayan na po siya. Yan yung magiging effect niya sa slide natin. Okay. So, try naman natin yung iba. Kung kayo naman po ay gagamit ng image galing sa internet, so, try natin maghanap. Type natin ang pixabay.com kasi dito mga free yung mga images. Pwede natin silang kunin. Mali daw ako ng spelling. Okay, so hanapin lang natin. Then, type natin kung anong image ang gusto natin. So, halimbawa, ako nagbabasa, reading, then cartoon. Naka-cartoon siya, hindi siya real. Okay, so, maraming choices dyan, pili ka lang. So, let's say, ito po. Then, click lang natin. Then, copy image address. Then, balik tayo sa ating remove.bg. Remove.bg. Then, type lang po natin or i-enter lang po natin dito sa may URL. Oops! Pwede pa ang bilis niya. Okay. So, ayan, wala na siyang background. Kung gusto po nating tanggalin ito, pwede rin naman. Gamit lang ulit tayo ng edit. Then, erase. Okay? So, kung gusto po nating i-save sa computer itong image na to, download lang po. Pero kung gusto niyong idiretso na sa slide kung saan kayo gumagawa. Oops, sorry. Right-click nyo lang po, then copy image, then paste. Yan, okay na siya. So, gawin naman natin yung pang-apat. Kahit sa ano ko naman siya kukunin, sa clean PNG. Yan, dito kasi sa clean PNG,
mga free din yung images. Okay, so wait natin. Then, kung ang gusto nating image na kukunin natin ay chair, type lang po, chair, then lalabas na yung mga choices. So, kung mapapansin nyo, naka-checkerboard yung kanyang background, ibig sabihin, transparent na po siya. Pag kinuha ninyo, talagang wala siyang background. Kaya lang, para makuha nyo yan, kailangan nyo pa siyang i-download sa inyong computer. So, halimbawa, itong chair, yan, click nyo lang po. Then, dito sa baba, free download. So, automatic po. Pag click nyo yan, masasave na siya sa inyong laptop or desktop. So, ako minsan ayoko ng ganun kasi napupuno yung mga images. Napupuno yung aking laptop tang images. So, hindi po kasi siya pwedeng i-grab ng ganun. I-shortcut natin, copy image, try natin. Then, dalhin natin sa ating presentation or sa ating slide, paste natin. Kung mapapansin nyo, makikita po yung background niya na checkerboard. So, kailangan po talaga siyang i-download. So, tanggalin natin yung kanyang background. Huwag natin siyang i-download para hindi siya dumagdag sa maraming image. So, copy lang po. Pwedeng copy image. Pwede pong copy image address. So, try naman natin yung copy image. Then, punta ulit tayo dito dahil walang kahit i-right-click mo dito, walang kang makikitang paste. So, gamitin natin yung shortcut ng paste, which is Ctrl-V. Yan. Okay, so antayin natin siyang mag-upload. Then, lalabas na po yung kanyang image na walang background. So, kapag lumabas siya, dyan nyo pa lang po siya pwedeng i-copy. So, copy image. Kung gusto niyo naman po siyang i-save, download lang po. So, dalhin natin siya dito. Then, right click. Then, paste. Ito. Yan. So, wala na po siyang background. So, yun po yung pinaka-simpleng paraan ng pagtanggal ng mga background ng ating mga images na pwedeng gamitin sa ating Kotobi, sa ating Google Slide, or sa ating PowerPoint, or sa Word, or kung saan nyo man siya gustong gamitin. Okay po. Maraming salamat po.